Stranded ng 18 taon sa airport? Kabayan, naranasan mo na bang ma-stranded sa airport? Gaano katagal ba ang pinakamahabang paghihintay mo bago ka nakalipad? Delay flight ka at na-stranded ka sa terminal ng ilang oras bago ka natuloy? Maraming tao ang na-stranded at nadidelay sa kanilang flight sa iba't ibang dahilan. Merong di agad dumating ang eroplano kaya kailangan mo pang maghintay ng isang oras at nagkarga pa ng fuel. Merong na-hold sa immigration ang papeles. Merong mga naiwan sa baba at tinatawag pa sa paging, yun pala, tulog sa lunch at lasing na lasing. Meron ding delay dahil sa sama ng panahon. Nakakainis, di ba? Pag delay ang flight mo ng isa o dalawang oras at kailangan nyo munang manatili sa airport. Minsan pa nga inuumaga pa at madaling araw ka na ulit lilipad. Nangyari na ba sa iyo ang experience na ganito? Sa video nating ito, wala pang nakakatalo sa record ng taon na ito na umabot ng 18 taon sa airport. Nahold siya at halos kalahati ng buhay niya ay sa airport na umikot. Pero bago ko simulan ang video ito ay nais ko munang imbitahin ang mga viewers mag-subscribe para naman hindi ma-stranded ang vlog ko sa ibaba ng mga sikat na mga vloggers. At sana di na ako abuti ng 18 taon sa pag-boom ng vlog ko. Boom! This is Voice Over Vlog and let's get rock! Ang taong tinutukoy ko ay si Mehran Karimi Nasir o mas kilala sa tawag na Sir Alfred. Mula taong 1998 hanggang 2006, 18 taon siyang nanatili sa airport ng Paris Charles de Gaulle Terminal 1. Sobrang tagal, di ba? Paano nga ba ito nangyari at paano siyang nabuhay sa loob ng 18 taong paninirahan niya sa airport? Pinanganak si Sir Alfred sa Iran at ang tatay niya ay isang doktor. Sa edad na 27 anyos ay kasali siya sa mga nagprotesta sa monarkiya ng Iran. Kaya na-expel siya sa kanyang bansa at ang pagiging Iranian niya ay narevoke o nawalan siya ng citizenship sa bansang Iran. Stateless ang tawag dito, ang ibig sabihin ay walang bayang sinilangan. Este, wala kang tuwang sa bansa mo. Kapag naging stateless ang isang tao, malaking kawalan ito para sa kanya. Dahil lahat ng benepisyo ay di mo na makiklaim, kagaya na lamang ng wala kang sedula o ID man lang. Wala kang karapatang magnegosyo at higit sa lahat, di ka makakapagbiyahe dahil sa kakulangan ng pasaporte o mga dokumento. Kaya si Sir Alfred ay naging isa na lamang refugee sa bansang Belgium noon. Nung namatay ang tatay niyang doktor, sinabi ng kanyang ina na hindi siya ang totoong ina nito at anak siya ng isang nurse na mula sa bansang Scotland. Dahil nagkaroon ng affair ang tatay niya sa nurse na ito at siya na nga ang naging bunga. Kaya lalong naging komplikado ang lahat sa buhay ni Sir Alfred. Dahil sa batas ng Iran, si Sir Alfred ay di na talaga pwedeng maging isang Iranian citizen at di niya makukuha ang lahat ng mana sa kanyang namatay na amang doktor. Pero pwede siyang maging British citizen. Kaya nag-decide siya na pumunta ng London para mag-apply ng citizenship, ngunit sa kasamang palad, wala siyang maipakitang dokumento na isa siyang refugee. Sabi niya ay nawala o sa ibang version ng kanyang kwento ay kinuha sa kanya. Pagbiyahe niya ng London ay pinabalik siya sa Paris, France dahil sa kakulangan ng papeles at na-hold siya ng immigration. Hinuli siya ng mga French authorities, ngunit dahil sa wala naman siyang point of origin o bansang pinanggalingan, dahil stateless nga ay walang bansang pwede siyang pagbalikan ng mga French authorities. At doon na nga nagsimula ang 18 taong pagtiran niya sa airport. Taong 2003, dumating ang swerte sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataong kumita ng halagang $250,000. Akalain mo nga naman, kahit pala ma-stranded ka lang sa airport ay yayaman ka na. Dahil inoperan siya ng Spielberg's DreamWorks production para isa pelikula ang kanyang buhay na pinamagatang The Terminal. Napanood mo na ba ang pelikulang ito? Ginampanan ng Hollywood actor at award-winning na si Tom Hanks. Ako, napanood ko lang ay mga clips from the movie.
pero panonoorin ko rin yan pagdating ng araw. Naisip niyo na ba kung ano ang ginagawa ni Sir Alfred sa airport sa loob ng 18 taon? Mahilig siyang magbasa, nagsusulat ng kanyang diary, at nakakatanggap siya ng mga pagkain mula sa mga empleyado sa airport. Minsan tumutulong din siya bilang maging isang translator sa mga taong may mga kaso o may problema sa airport. Marami rin siyang tinutulungan sa mga taong nakakasalamuhan niya sa airport at iginagalang siya ng mga ito. Madalas siyang bisitahin ng mga manunulat, mga journalists, at kung sino-sino pang mga TV networks, kaya siya naging famous sa mga dyaryo at sa TV at saan mang lupalop ng Earth. Ikaw kabayan, ilang oras ka bang na-stranded? Nasubukan mo rin bang abutin ng taon sa airport? Ano ang pinakamaganda mong alaala sa airport? O yung pinaka-worst experience mo sa airport? Comment mo naman sa comment section sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat kabayan at makita tayo muli sa susunod ko pang mga video. At sana di mo rin danasin ang ma-stranded sa airport ng pagkatagal-tagal. Kawawa naman ang mga naghihintay sa pasalubong mo. Good luck sa iyo at more blessings pa sa iyong paglipad. One more time, oh let me kiss you. Close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, but I won't have to leave alone.